Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko na naman na nagpa-exchange ng driver's license ko sa Pilipinas to dito sa Finland. Pero bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Mag-disclaimer muna tayo. So, of course, experience ko to na naging successful na nakapag-exchange ng driver's license dito sa Finland. So, if ever na may mali akong nasabi or wrong info, please comment down below para makorrect natin. Mga nag-PM sa akin about last time, salamat sa suporta ninyo. Na-feel ko yung suporta ninyong lahat regarding doon sa nakaraan na content ko. Ayan, so maraming salamat kasi alam ko na merong naniniwala sa akin. Alam ko na meron akong nai-inspire na mga tao na gustong pumunta dito sa Finland. Ayan, dahil yun naman talaga yung gusto kong iparating at gusto kong iparamdam sa mga subscribers ko at sa mga sumusuporta sa akin. So, thank you. At sana hindi kayo magsawang suportahan ako. Okay guys, so nagpa-exchange ako ng driver's license ko na non-professional sa Pilipinas. So, 1 month before ako na-deploy, more than 1 month before kami na-deploy dito, kumuha ako ng driver's license ko. Una, kumuha ako ng student permit sa Pilipinas. Pilipinas pa lang to ha. Kumuha ako ng student permit. And then, after 1 month, saka pa lang ako nakapag-convert from student permit to non-professional na driver's license. Yung kaibigan ko dito, nag-advise siya na kumuha ka na ng driver's license mo dyan kasi necessity siya dito sa Finland yung merong car. So, hindi siya like to show off lang na meron kang car. Hindi, kaya necessity talaga siya. Mas easier yung transportation pagka may sarili kang car at saka kung gusto mong mag-work sa ibang lugar, ganyan, mas easier na lang pag may car ka. Tapos, madali lang daw makakuha ng car dito. Kaya hinabol ko talaga na makakuha ko ng driver's license ko sa Pilipinas that time. Nag-research ako at saka nagtanong-tanong ako kung kailan ako pwedeng magpa-exchange ng driver's license ko dito. Tapos may mga nagsabi sa akin na dapat within a year, dapat mapa-exchange mo na siya. Dapat within 2 years, mapa-exchange mo na siya. Ang ginawa ko, pumunta ako sa iovarma.fi. Tinignan ko doon kung kailan ako pwedeng mag-exchange. So, nakalagay doon, dapat within 2 years na nag-stay ka dito sa Finland, na meron kang permanent address dito sa Finland, dapat mapa-exchange mo na siya. So, dumating kami dito ng December 28, 2021, na pa-convert ko siya, na pa-exchange ko siya ng December 2, 2022. Hinabol ko siya kasi kinabahan ako doon sa 1 year. So, just in case na 1 year nga, at least napa-exchange ko na siya. Noong December 2, napa-exchange na ako, hinabol ko siya. Ang requirements para makapag-exchange ka is yung old mo na driver's license sa Pilipinas. Picture, 2 valid picture. Medical certificate. At saka yung form na kailangan mong i-fill up, which is doon na. So, okay na ako doon sa driver's license. Meron na ako, non-professional. Yung medical certificate. Sa medical certificate, medyo nahirapan ako before kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha. Kung kailangan ko ba ng private na doktor, or kung kailangan ko bang pumunta ng ospital, or kailangan ko bang pumunta sa health center, ganyan. So, nagtanong-tanong ulit ako sa mga friend ko. Yung isa, sabi niya, meron siyang amo na doktor, kaya yung doktor na yun na yung nagbigay sa kanya ng medical certificate na fit to drive siya, ganun. Ako naman, ang ginawa ko, una, tumawag ako sa health center namin dito sa Sipo. Ako, tinagnan ko doon sa website nila sa computer kung ano yung number nila kasi hindi ko alam. Tapos, nung nakuha ko na yung number sa website, tinawagan ko siya ng morning. Tumawag ako ng morning, tapos nagtanong ako. 2 number kasi yung nakalagay doon kasi hindi ko alam kung saan doon. Kaya,
tinawagan ko yung dalawang number. Yung isang number, laboratory siya na mga x-ray, ganyan. Ganon. Tapos yung isa, yung kailangan mo magpa-appointment ng doktor, ganyan, para makita ka niya. Tapos yung pangalawa, doon ko na sinabi na kailangan kong kumuha ng medical certificate para sa application ko ng driver's license. Kaya yun, sabi niya na bibigyan kita ng time kung kailan ka pwedeng pumunta. Kaya binigyan niya ako ng appointment. So, nung nabigyan na ako ng appointment, tinanong ko siya kung meron ba akong dadalhin, anything na papers, passport or ano. Wala daw, punta lang daw ako doon. Kaya nung pumunta na ako doon, ang schedule ko is mo, alas 9 ng umaga. So, pumunta ako doon. Di ko pa alam kung pagdating ko doon, di ko pa alam kung kukuha ba ako ng number. Kasi, nung dumating ako nung time na yon, wala pang 9, no, 15 minutes before 9, may mga matatanda. Tapos, may mga bata din, ganyan. May mga tao, kumbaga. Meron silang kinukuha na ng number doon sa machine. Tapos, kukuha ba ako ng number? Nalilito ako. Tapos, tinignan ko yung nakalagay doon sa machine. Wala namang nakalagay doon na for driver's license or for check-up or walang nakalagay. Kaya, punta ako doon sa information, parang information. Tinanong ko kung sabi ko, kailan ko bang kumuha ng number? Pero may appointment ako ng alas 9 sa ganito. Just managita ko. Sabi niya, ay hindi. Sabi niya, umupo ka lang doon. Antayin mo lang tawagin ka. Nag-alas 9 na, hindi pa ako tinawag. 9:05 na, hindi pa ako tinawag. Hindi ba on time sila dito? 9:05 na, 9:08 tinawag na yung pangalan ko. Tinawag na. Tapos, ang tumawag, nurse. Una, nurse. Tapos, sinabi na niya, kinuha yung info ko. Kinuha yung Kela card ko. Tinignan yung residence card ko. Chinek siguro yung henkilotonus ko. Ganyan yung pangalan ko. Ganun. Tapos, doon na in-explain. Nag-English naman yung nurse. In-explain niya na doon. Ganito una natin gagawin. Tapos, ganito. Kinuha na niya ako ng BP. Tapos, pulse. Vital signs muna siya. Tapos, ang una niyang pinagawa sa akin, binigyan niya ako ng coupon bond. May pangalan ako sa taas. Ay, lagyan ko ng pangalan sa taas. Tapos, edad, oras, at saka date. Ganun. Tapos, sabi niya sa akin, mag-drawing ka ng clock. Tapos, nag-loading ako. Nag-loading ako kasi parang hindi nag-register agad yung structure ng clock. Di nag-drawing na ako ng bilog. Ang una kong ginawa, para akong tanga. Ang una kong ginawa, di ba? 1, 3, 6, tapos 12. Ang nilagay ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mali. Sabi ko, mali talaga. Tapos tumitingin yung nurse. Sabi niya, take your time. Sabi niya ganyan. Inext ko yung bilog na yon. Tapos, inisip ko, alam mo yun, siguro yung sakab ako din. Na parang, ewan ko, parang na-stuck. Na-stuck ng 2 minuto yung utak ko. Tapos nung nag-drawing na ako ng bilog, doon na siya dire-diretso na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, tapos nung na-drawing ko na, sabi niya na isulat mo yung time ngayon. Yung kamay ng clock ha, isulat mo yung time ngayon. Tapos tinignan ko yung phone ko. Tapos 9, ganyan. Tapos, okay na. Tapos, yung second na pinagawa niya, binigyan niya ako nung papel na meron siyang mga drawing, box-box na maliliit. Sobrang maliliit siya na box-box. Mga ganito lang siguro kalaki. Tapos, black and white yung mga box na maliliit. Tapos, sa gitna niya, merong bilog. Tapos, sabi niya na, pinakita niya sa akin ganyan. Sabi niya, takpan mo yung isang mata mo, tapos tignan mo yung bilog na dot doon sa gitna. Tapos tinignan ko, sabi niya, anong nakikita mo doon sa mga lines ng mga boxes? Gumagalaw ba o hindi? Sabi niya. Ikaw hindi. Sabi niya, okay. Sa kabila naman, tignan mo yung dot. Gumagalaw ba yung mga lines at saka yung mga box? Hindi. Hindi naman. No, sabi ko. That's okay. So, parang hindi ko rin alam kasi kung dapat ba gumagalaw? Ganun, hindi ko alam. Tapos okay na siya. Tapos may check. Meron siyang papel na chine-check. Check. Tapos check. Tapos ang last na pinagawa niya sa akin, yung Snellen chart nila. Yung Snellen chart nila iba. Di ba sa atin, letters?
doon parang, alam mo yung tree na ganyan, pero maano siya sa dulo, yung tree niya ganyan. Tapos M na ganyan. Tapos may nakahiga, may nakatayo na M, may nakahiga, may nakatayo. Ganyan. Tapos ang ano niya, di, ano na ako, nasa malayo na ako, nandun siya sa chart. Tapos sabi niya, ano to? Sabi niya, ang sabi niya, tignan mo, sabihin mo kung up, down, left, right. Ganon. Tapos una, okay naman. Ano to? Up. Tapos tinuturo niya. Tapos sundan mo lang. Up, down, up, up, down, up, up. Siyempre paliit yun ng paliit. Tapos pumasa naman. Tapos after nun, sabi niya na, pumunta ka sa kabilang room. Sabi niya, doon yung doktor. Ah, may doktor pa pala. Pumunta ka doon yung doktor. Tapos bitbitin mo ito, bigay mo sa kanya. So binitbit ko yung papel. Andun din yung papel na si drinawingan ko ng clock na nagkamali ako. Dinala ko na doon. Ang ginawa naman ng doktor, binipi niya ako ulit. Ay, hindi na niya ako binipi. Parang tinignan niya yung palm ko. Pinaganyan. Tapos pinaganon. Tapos dito. Ganyan. Tapos may mga questions siya na may mga times ba na nahihilo ka? May mga kailan yung times na nahihilo ka? Kailan yung times na masakit ang ulo mo? May mga episodes ka ba nagpass out ka? Ganyan. Siyempre, magdadrive ka. Baka naman nagpapass out ka dyan. Tapos may episode ka ba ng epilepsy? Ganyan. Ganon. Something ano. Mga ganun. Tapos, okay naman na. Tapos kinuha niya yung driver's license ko. Doon sa driver's license ko, di ba, gumagawa na siya ng medical certificate. Nilalagay niya doon kung ano yung result nung exam. Tapos, nung na-okay na, nakuha ko na, na-print na niya yung medical certificate. Tinanong ko siya, sabi ko, do I need to pay something or mga ganon? Tapos sabi niya, no, you don't have to worry about it. Sabi niya ganyan. So, nag-register sa akin na, ay, wala akong babayaran. Kasi sabi ng friend ko, may babayaran. Gagastusin ka mga 150 pa, ganyan. Kaya wala akong babayaran. Kinagulat ako. Ah, okay, sabi ko. Pero kasi kinuha yung kailangan card ko. Baka kailang magbabayad, sabi ko pang ganyan. Tapos nung okay na, nakuha ko na. Kinaumagahan, pumunta na ako ng Ayuvarma. Ay, hindi pa pala. The day before akong nag-check up, nagpa-picture ako sa studio dito lang sa Sipo. Tapos, ang bayad, 25 euro. Bali, 6 na picture na yon, valid for 6 months. Kung nagpa-exchange ka na, tapos meron ka pang valid na ID and a picture, okay na yon, pwede mong gamitin as long as valid pa siya. So, yung sa akin kasi, hindi na siya valid. Kaya kumuha ko ulit. Tapos, yun na, nag-ano na ako. Pumunta na ako ng Ayuvarma. Ang ginawa ko, nag-walk-in ako sa Helsinki. Nag-walk-in ako kasi sabi ng friend ko, pwede lang mag-walk-in. So, ayun, sumakay ako ng bus. Nung nasa bus ako, siyempre marami kami sa bus, no? Nung pababa na doon sa street, bumaba na din sila lahat. Sinundan ko yung mga taong naglalakad. Naglalakad sila, lakad naman sila. Kasi doon, nag-google map ako, doon din yung punta nila. So, tinundan ko na lang sila. Sabi ko, ay, madami pala kami. Inagahan ko kasi para just in case maraming tao, at least makapila na ako, kumbaga. Alam, marami pala kami. Sabi kong ganyan. Sinusundan ko sila. Tapos, umakyat sila sa isang building. Sabi ko, wala namang nakalagay na Ayuvarma. Sige, sinundan ko na lang sila. Pagdating nila doon, nasa school pala sila. School pala pinuntaan nila, hindi pala Ayuvarma. Sinundan ko sila doon. Tapos, nagtataka siguro sila, classmate ba namin to? Hindi, ay bumaba ako ulit. Parang tanga. Tapos, di, bumaba ako ulit. Doon sa building na yon, doon pala sa gilid nakalagay, Ayuvarma, tapos this way. Doon pala sa likod. Kaya ano, makit na ako. Sira pa yung elevator nila. Makit ako hanggang sa fourth floor. Something ganyan. So, makit na ako. Doon pagdating ko doon, walang tao. Ako lang tao. Sobrang aga ko. You know? Tapos, nung dumating na ako doon, merong form doon, may mga form na in English, meron ding in Finnish. So, yung Finnish ang kinuha ko. Wow, confident. Nilagay ko na doon, nag-fill up ako, ganyan. Tapos, pinasa ko na doon sa may desk or nandun yung babae. Tapos, niya, do you have an appointment today? Sabi niya gano'n. No, I don't have, sorry. Sabi niya, kasi kailangan ng appointment.
ay, sorry, but it's okay. Sabi niya, but it's okay, sabi niya, I can accommodate you now. Tapos, yung isang, ano, yung isang babae dun sa kabilang booth, sabi niya na, hala, down daw yung system. So, hindi pwede. Tapos sabi niya, is okay lang ba, schedule kita ng December 30? Eh, December 2 ako pumunta. Tapos sabi niya, December 30 kasi yung available lang. Down daw kasi yung system nila. Sabi ko, malas naman. Eh, mag-iisang taon na ako. Sabi ko sa isip ko. Alam, baka hindi na ako. Hindi, baka hindi na ma-ano tong license ko, sabi ko. Tapos maya-maya, sabi niya na, do you have all your requirements like medical certificate? Sabi niya ganyan. Yes, I have all my ano. I have a medical certificate, sabi ko. Sabi niya, ah, okay. Tapos maya-maya sabi nung kabila, ay, okay na yung system. 'Di ba? Swerte. Okay na system, sabi niya. Ah, okay na, sabi niya. Pwede na kitang accommodate ngayon. Tapos yun na, bilis lang. Siguro mga 5 minutes lang kinuha lahat ng requirements pati yung code nung pinagpicturan ko. Tapos, yun na, kinuha. Tapos, nagbayad ako ng 60 euro. Bayad ako ng 60 euro. So, parang, yun lang yung ano ko. Yun lang yung binayaran ko, sabi ko. Kaya, okay na, di, sabi niya, ibibigay ko sa'yo itong papel, temporary na license. Pwede ka nang mag-drive. Kung sakali nag-drive ka tapos mahuli ka, wala kang driver's license, ito pwede mo ipakita kasi valid ito, sabi niya. Tapos isi-send namin yung card mo within 2 to 3 months. 3 to 4 months yata? 3 to 4 months. So, December, tapos nakuha ko siya ng February. Nakuha ko siya ng February. 2 months lang. Mm-mm. Kaya yun lang guys, mabilis lang siya. Yung driver's license kasi natin sa Pilipinas, kaya exchange na lang. Kasi pareho ng, kumbaga merong, ano bang tawag nila dito? Merong agreement ang Asian country sa European country about sa mga driver's license. May tawag sila dyan eh. Parang, kalimutan ko na. Geneva, Vienna, something ganyan, contracting agreement, something mga ganyan na i-exchange mo na lang kasi pareho tayo ng traffic, ano, traffic, mga rules and regulations siguro, ganyan. Hindi ko alam, something ganyan. Kaya pwedeng i-exchange lang. Tapos, ang nangyari, December, pag-January, may na-receive akong lasko, may na-receive akong bill galing sa health center. So, unang dumating sa akin, 20 euro. Ay, ito na siguro si driver's license. Akala ko lang babayaran. Tapos, may dumating na namang isang bill. Dalawa pala, babayaran. 20, tapos yung isa, 36. 36 ba? Something ganyan. So, ayun. Akala ko konti lang nagastos ko. Pero okay na din kasi kaysa sa mag-i-exam ka, tapos mag-driving lesson, di ba? At least, mag-bayad ka na lang, tapos ipapa-exchange mo. Tapos yung nakuha kong, yung driver's license ko na non-professional sa Pilipinas, ang naging validity niya dito, at saka yung parang naging level niya dito, kumbaga, is pwede lang ako mag-drive ng motor, sasakyan. Tapos, yun, hindi ako pwedeng mag-drive ng sasakyan na merong, parang merong kariton sa likod. Alam niyo yun? Parang ganyan. Wow. May ganyan. Tapos di ako pwede mag-drive ng truck, ng train, ng bus. Di ako pwede mag-drive. Siyempre, di ako mag-drive ng bus. Ganon. Hanggang doon lang. Pero okay na. At least makakapag-drive ng car. Yun naman yung purpose. Kaya yun, kung nandyan pa kayo sa Pilipinas at gusto nyong magka-driver's license dito, dyan pa lang kumuha na kayo guys. Pagdating dito, pa-exchange nyo na. Baka mag-change pa ang ano ni Finland. Baka di na exchange ang mangyari. Baka pag-arali pa kayo, pag-examine, theory pa, diba? At least, mahirap kumuha ng driver's license dito at saka mahal. Kaya, yun yung pinaka-the best na option para makakuha kayo ng mura at mabilis na driver's license dito sa Finland. So, yun lang guys. Kung may questions kayo about sa pag-exchange ng license, message niyo lang ako. So, ito yung driver's license ko, di ba? Ayan! Soon, makakakuha din kayo niyan. So, yun lang guys. Salamat kung umabot nang kayo dito. Salamat. Di ba? Walang hanggang pasasalamat. Ayan. So, see you in my next vlog. Bye!